Mga Kapuso, ngayong araw nga po nakakasa ang malawakang tigil pasada na pangungunahan ng Manibela o yung malayang alyansa ng bus employers at laborers. Ano? At ito po ay magsisimula dyan sa may University Avenue dito sa may UP Diliman at pupunta papuntang of course, yung sa MMDA, sa Department of Transportation, pati na rin po sa Malacanang. Ang sinasabi po ng Manibela ay ito na po ang pinakamalawak na transport strike na kanilang isasagawa. At kaugnay po ng isyong ito ay makausap po natin si Acting Chairman ng MMDA na si Attorney Romando Artes. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Artes. Si Maris po ito. Magandang umaga, Maris, at sa inyong mga taga-subaybay. Alright, sir, sa inyo po monitoring dyan sa MMDA, meron na po ba tayong nakikitang stranded na mga pasahero so far? As of 5:30 in the morning, ay wala pa po naman tayong nakita na mga pag-build up ng mga pasahero na hindi po nakakasakay. Sa amin po monitoring sa iba't ibang LGU, ganun din po ng ating kapulisan. Normal naman po yung sitwasyon sa pampublikong transportasyon natin. Nagsimula po ng 5:15 yung ating multi-agency command center dito po sa MMDA to monitor nga po yung sitwasyon sa Calacang, Maynila. At so far normal pa naman po as we speak. Alright. That's good to hear, Attorney Artes. Pero ang sinasabi po kasi ng Manibela, 240,000 po na mga bahagi ng mga transport groups na ito ang sasali at nangakong sasali dito sa Malawakang Tigil Pasada. Ano po ang magiging hakbang ng MMDA kung sakali nga pong matuloy na ganito karami ang magpa-participate dito sa Malawakang Tigil Pasada ng ito? Mukhang bloated po yung figures ng ni Mr. Balbuena dahil kami po ay nagtawag sa mga LGUs kahapon. At konti lamang po ang nag-confirm na sasama at mas marami po yung nagsabi na hindi po sila sasama. Una-una po, ayon po sa aming pag-aaral, wala po pong 5% ang membership ni Mr. Balbuena. At yan po ay napakaliit na porsyento. Ang concentration lamang po ay nasa Metro Manila. At nagsabi po kahapon kapulong po namin ni Secretary Abalos, ang Magnificent Seven, at saka po yung hanay ng UP Express, na nagsabi po na hindi po sila sasama. Kaya po, kung pagbabasihan natin yung unang dalawang strike na ipinatawag po ng same group na ito, ay mukhang minimal po yung impact at kakaunti po ang sasama. As to the preparation naman Valles, po, kayo po ba ay magde-deploy ng mga libreng sakay? Opo, meron po tayong naka-preposition na augmentation ng transportasyon. Pero hindi po natin yan i-deploy indiscriminately kasi nga po makakaagaw sila noong mga hindi sasama sa strike sa pasahero. At sila po yung mawawalan ng kita. Ayaw naman po natin gawin yan para hindi naman po tayo makaparwisyo doon sa mga bibiyahe po ngayong umaga o ngayong araw na ito. At dahil siyempre po, pipiliin po ng ating mga kababayan yung libreng sakay o gardoon sa may bayad. Kaya po, ihahanda lamang po natin yan at i-dispatch lamang po natin kung saan po may build up ng mga pasahero na posibleng mass transit. Hasta ngayon, hindi pa natin natutukoy kung saan-saan yung mga areas. O meron na po tayo mga areas na sabi nyo naka-preposition? Meron na po tayo mga naka-preposition dahil meron na po tayo inventaryo sa ating mga LGUs kung saan po merong sasama na mga mag-i-strike. Pero hindi po natin kaagad yan i-deploy. Naka-preposition pa lamang po. Okay. Oo. Sir, naiintindihan natin na sinasabi niyo bloated po yung figures ni Chairman Mar Balbuena, no? O presidente ng Manibela. Gayunpaman, hindi po natin maiaalis yung mga issue na kanilang talagang inire-raise. Kabilang na po dyan yung corruption sa transport sector, pati na rin po yung mataas na tuloy-tuloy na price hike sa produktong petrolyo. Meron po ba tayong ginagawa para at least ma-appease
yung mga transport groups po na ito para ma, of course, ma-address din yung kanilang mga issue at hindi naman parang binabalewala? Unang-una po yung corruption sa hanay ng pamahalaan, yan naman po ay na-address niya ng ating Pangulo. Inaksyonan agad yung reklamo or yung aligasyon. Pangalawa po, ang talaga naman po niya yung sinusulong ay yung pagharang doon sa jeepney modernization. Gusto ko naman pong banggitin na mahigit 70% na po ng hanay na mga nasa pampublikong transportasyon ang sumunod sa batas na nagmamandato ng modernization. Ano po bang gusto mangyari ni Mr. Balbuena na baliwalain yung pagsunod ng 70% dahil yung kanyang 5% ng miyembro ay ayaw niyang pagsunodin? So, we are government of law, not of men. Dapat po may batas na sinusunod tayo. Hindi po tao ang nagdidikta kung susunod tayo sa batas o hindi. Kaya kami po sa pamahalaan ay tuloy-tuloy lamang po yung pagpapatupad nitong modernization. Dahil kawawa naman po yung 70% na sumunod po dito sa modernization. Dahil lamang po sa dikta ng isang tao ay mapapaliwala. Hindi naman po dapat yata na sundin ang gusto ni Mr. Balbuena. Alright, maraming po salamat sa impormasyon at sa panahon binigay niyo po sa amin. Attorney Roman Duartes, ang acting chairman po ng MMDA. Mga kapuso, mamaya ay makakausap din po natin si Mar Balbuena para marinig naman po natin ang panig ng Manibela. Balik muna sa studio. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.